Welcome po sa ating channel. Welcome sa Tagalog Puzzles of Crime, kung saan tatalakayin natin ang iba't ibang kaso ng krimen at murder. Sama-sama nating alamin ang kanilang mga istorya at tunghayan kung nakamit ba nila ang hustisya. Bago po ang lahat, ako po ay may munting request. Paki-like and subscribe naman po ang ating channel. Pwede nyo rin po itong i-share upang mapanood ng iba pa nating kababayan. Salamat po! Ang kasong tatalakayin natin ngayon ay may kinalaman sa pera, pagtataksil sa asawa at paghihiganti ng isang ina. Ito ang kaso ng pagpatay kay Stephen Davis, isang British national na nanirahan sa Pilipinas. Nagwakas ang kanyang buhay sa isang malagim na pangyayari ng isang gabi ay pasukin ng tatlong armadong lalaki ang kanyang apartment kung saan walang awa siyang pinagbabaril. Lumamig ang kanyang kaso at naging mahirap at puno ng misteryo ang krimeng ito. Tunghayan natin at alamin kung nabigyang hustisya ang pagkawala ni Stephen Davis. Si Stephen Davis ay isang British national na isinilang noong March 27, 1970. Nag-iisang anak na lalaki ng kanyang mga magulang at mayroon siyang dalawang kapatid na babae. Ipinanganak siya at lumaki sa Inglaterra, sa lugar ng Nottingham na tinatawag ng karamihan na mala fairytale na lugar dahil sa ganda ng mga historical places at mga popular na pasyalan dito. Dito matatagpuan ang mga sikat na tourist attractions katulad ng Nottingham Castle, City of Caves at Wollaton Hall. Sa kasamaang palad, si Stephen ay nawala ng ama noong siya ay 14 na taong gulang pa lamang matapos masawi ang ama nito sa isang aksidente. Ginugol niya ang mga sumunod na taon upang maalagaan at maprotektahan ang kanyang ina at dalawang kapatid na babae. Si Stephen ay responsable, masipag sa pag-aaral at nagsumikap ng mabuti upang matiyak na matutulungan niya ang kanyang pamilya sa mga bayarin. Nang siya ay tumuntong sa edad na 21 anyos, ay nagpapamalas na siya ng kakaibang husay sa kanyang trabaho. Kaya't na-offeran siya ng isang kumpanya ng tripling halaga ng kanyang kasalukuyang sahod. Matapos tanggapin ang bagong trabaho, si Stephen ay lumipad mula England patungo sa Hong Kong. Hindi nagtagal, nagpa siya siyang lumipat sa Pilipinas kung saan nagsimula siya ng kanyang sariling software development company. Si Stephen ay lumaking gwapo, matangkad, blonde at makarisma kung kaya't na-enjoy niya ang mga panahong ito kung saan naglalaan siya ng oras kasama ang mga katrabahong naging kaibigan na rin. Sila ay nagpupunta sa mga nightclubs at strip clubs. At dito nga sa isa sa mga nightclubs na ito, nakilala ni Stephen ang kanyang magiging asawa na si Evelyn Bohol. Si Evelyn ay nagmula sa isang mahirap na pamilya sa isla ng Daram Samar. Upang makatulong sa mga bayarin, siya ay napilitang magtrabaho bilang isang sex worker sa murang edad na 13 taong gulang. Mula sa kanilang probinsya ay kinailangan ni Evelyn na magbiyahe ng 2 araw sa bangka at sa bus upang marating ang Angeles City, Pampanga. Ang Angeles City ay tinaguriang sex capital ng Pilipinas. Ayon sa kanyang mga kamag-anak, nahihiya si Evelyn sa trabahong kanyang pinasok at nangangarap na isang araw ay may isang mayamang lalaki ang mag-rescue sa kanya mula sa sitwasyon. Nagkakilala sila Evelyn at Stephen noong si Evelyn ay 15 taong gulang lamang. Mga panahong siya ay nakasadlak sa pagtatrabaho sa club, sa mahirap at mapanganib na buhay ng isang sex worker. May natural na ganda si Evelyn at siya ay mayroong mas matured na itsura. Kaya't nakumbinsin niya si Stephen na siya ay mas matanda kumpara sa tunay niyang edad. Matapos ilabas ni Stephen si Evelyn mula sa bar ng gabing iyon, ay binayaran ni Stephen ng 500 pounds ang may-ari ng bar. Nang sa gayon ay hindi na kailanganin ni Evelyn ang bumalik sa pagtatrabaho dito. Ipinagmalaki naman ni Evelyn sa kanyang mga kamag-anak na siya ay nakatagpo ng foreigner na bata pa, gwapo at maraming pera. Noong March 20, 1997, nagpakasal sina Stephen at Evelyn.
Inimbita at isinama ng bagong kasal sa kanilang honeymoon ang ina ni Steven na si Margaret at ang partner nito na si Alan. Noong una, si Margaret ay nabigla at hindi natuwa na ang kanyang anak na lalaki ay nakapag-asawa ng isang dating prostitute, lalo na't hindi pa nakikilala si Evelyn ng sino man sa kanilang pamilya. Kalaunan, nang mas makilala ni Margaret si Evelyn, nasiyahan siya nang madiskubre na si Evelyn ay isang tahimik, magalang at sweet na tao, at tinanggap niya ang manugang dahil mahal na mahal ito ni Steven. Ang mag-asawang Steven at Evelyn ay nagkaroon ng dalawang anak. Mas naging masaya ang kanilang pagsasama nang dumating sa kanilang buhay ang panganay nilang anak, isang sanggol na babae, si Jessica. Binibigyan ni Steven ang kanyang asawa ng monthly allowance na 1,000 pounds kada buwan. Ang perang natatanggap ni Evelyn ay kanya namang ipinapadala sa kanyang pamilya sa summer, na lubhang nangangailangan ng financial na suporta. Gusto rin ni Steven na magbigay ng mga regalo sa pamilya ni Evelyn sa tuwing sila ay bibisita, upang mas mapalapit ang mga loob nito sa kanya. Nagpadala din ng malalaking halaga ng pera si Steven sa pamilya ni Evelyn upang makabili ang mga ito ng sarili nilang bangka at makapagpatayo ng konkretong bahay sa summer. Naging maginhawa ang buhay ni Evelyn. Sila ay nanirahan sa mamahaling apartment sa Angeles, Pampanga. Ikinuha din siya ni Steven ng mga katulong upang hindi siya mahirapan sa gawaing bahay at sa pag-aalaga ng bata. Hindi nagtagal ay ipinanganak ni Evelyn ang kanilang pangalawang anak, isang lalaki na pinangalanan nilang Joshua. Ang ina ni Steven na si Margaret at ang kanyang asawang si Alan ay tinanggap at minahal ang buong pamilya ni Steven. Madalas silang magbiyahe pa Pilipinas upang bisitahin ang kanilang mga apo. Kung titingnan sa panlabas, sina Evelyn at Steven ay tila perpektong mag-asawa na may masayang pagsasama. Sa mga naging pagbisita ni na Margaret at Alan sa mag-asawa, nagsimula silang magkaroon ng pagdududa sa mga kilos ni Evelyn. Madalas nilang maobserbahan na may ka-text si Evelyn at ito ay tumatawa o tila kinikilig. Sa panahong ito ay sumagi sa isip nila na si Evelyn ay mayroong kalaguyo. Madalas ding galit si Evelyn sa kanyang asawang si Steven. Maging ang sariling kapatid ni Evelyn na si Gina, na nakatira na sa kanila bilang yaya ng kanilang mga anak, ay kinumpranta si Evelyn tungkol sa paratang na siya ay mayroong kabit. Katagalan ay inamin ni Evelyn sa kanyang kapatid na si Gina na totoong siya nga ay may kalaguyo, dahil din sa sila ni Steven ay nagkakaroon na ng mga problema sa kanilang pagsasama. Ang kanyang kalaguyo ay si Arnold Aduray, isang security guard. Nagsimula na ding magduda si Steven kay Evelyn nang mapansin niyang may mga nawawalang pera. May pagkakataon na binigyan ni Steven ang pera si Evelyn upang i-enroll ang kanilang anak na si Jessica sa isang private nursery school. Nang minsan na inihatid ni Steven ang anak sa eskwelahan, nabigla siya nang malamang hindi pala naka-enroll ang bata at ni hindi ito kilala ng mga teachers doon. Isinangla din ni Evelyn ang kanyang wedding ring. Natuklasan nila kalaunan na si Evelyn ay bumibili ng mga gamit para sa kanyang kalaguyo, katulad ng motorsiklo. Dahil dito ay unti-unting napapalayo ang loob ni Steven sa asawa at nagsimula itong maglaan ng oras sa mga kaibigan upang mag-inom at mag-bar. Sa kabila nito ay gusto pa ding maayos ni Steven ang kanilang pagsasama. Binigyan niya ng ultimatum si Evelyn na kailangang maibalik ni Evelyn ang nawawalang pera at siya ay maghahanap ng trabaho o babalik sa pag-aaral. Kung hindi, tinakot siya ni Steven na makikipaghiwalay na ito. Sinimula na din ni Steven na bawasan ang allowance ni Evelyn. Dahil dito, hindi na makapagpadala si Evelyn sa kanyang pamilya sa summer. Si Steven kasama si Mike Dunn, ang kanyang business partner, ay kumuha ng business apartment sa Makati. Ginagamit nila itong pahingahan at nagsisilbing workspace nila sa syudad upang maging mas malapit sa mga kliyente at katransaksyon sa kanilang negosyo.
Kapag hindi nagtatrabaho, si Steven ay bumabalik sa bahay nila ni Evelyn sa Angeles na halos 3 oras ang layo mula sa kanyang business apartment. Noong gabi ng 17 ng Hulyo 2002, pinasok ng 3 lalaki ang kanilang business apartment kung saan natutulog si Steven at Mike. Nagising si Mike na may nakatutok na baril sa kanyang ulo. Kinukumpirma ng kriminal kung siya ba si Steven. Nang mapagtantong hindi siya si Steven, lumipat ang mga ito sa kabilang kwarto kung saan natutulog si Steven. Dito na nakarinig ng sigaw at 4 na putok ng baril si Mike. Matapos ito, narinig niyang bumaba na ng hagdan ang mga suspect. Dali-dali niyang pinuntahan si Steven sa kabilang kwarto, subalit wala na itong pulso. Bumaba siya ng apartment at humingi ng tulong sa mga kapitbahay at tumawag ng mga pulis. Isinugod sa ospital si Steven, subalit idineklara itong dead on arrival. Tinawagan ni Mike sila Margaret at Alan upang ipaalam ang malungkot na nangyari kay Steven. Agad naman silang lumipad papuntang Pilipinas. Muli, napansin nila Margaret ang kaduda-dudang kilos ni Evelyn habang nakaburol si Steven. Tila umiiwas at hindi sila nilalapitan ni Evelyn at hindi rin nila ito nakitang umiiyak. Tinanong ni Margaret kung maaari silang tumuloy sa apartment nila Evelyn sa Angeles upang makapiling niya ang mga apo. Subalit tumanggi si Evelyn. Sinabi nito na tumutuloy ngayon sa apartment ang kanyang pamilya mula sa Samar kaya't wala ng lugar para kay Margaret at Alan. Tumaas ang pagdududa ni Margaret kay Evelyn kaya't pasurpresa niya itong binisita kinabukasan sa kanilang apartment. Nagulat si Margaret sapagkat wala pala doon ang pamilya ni Evelyn. Tanging si Evelyn, ang mga bata at mga katulong ang naroroon. Ang isang salita na nagmula kay Evelyn na nagpatibay sa kutob ni Margaret na may kinalaman ang kanyang manugang sa krimen ay nang lumabas sa bibig ni Evelyn na halos 20 minuto daw na nasa business apartment ang mga suspect. Walang nakakaalam ng detalyeng ito at maging si Mike ay hindi rin nabanggit ang impormasyong ito. Naging mabagal ang imbestigasyon ng pulisya. Ang unang anggulong siniyasat nila ay kaugnay sa kalaban sa negosyo. Subalit dahil iniwang buhay si Mike, inisip ni Margaret na ang krimen na ito ay personal. Unti-unting lumamig ang kaso at naisip ni Margaret na hindi niya maaasahan ang kapulisan na maresolba ang kasong ito. Dahil dito, si Margaret ay nag-hire ng sarili niyang private investigator. Ito ay nagsagawa ng 24-hour surveillance kay Evelyn. Sa surveillance na ito, 2 tao ang nakitang regular na bumibisita kay Evelyn. Ang una ay ang kanyang kalaguyo na si Arnold Adoray at ang pangalawa ay si Alexander Dagami, kaibigan ni Arnold at isa ring security guard. Ipinasa ni Margaret ang impormasyong ito sa kapulisan at agad na nadakip ang 2 suspect. Ang 2 ay kinilala at itinuro ni Mike na sila ngang mga kriminal na pumasok sa kanilang business apartment noong gabi ng pagpaslang kay Steven. Habang isinasagawa ni Margaret ang paghahanap ng paraan upang tuluyang maresolba ang kaso, nakatanggap siya ng babala na ang buhay niya at ni Alan ay nasa panganib. Matapos ang 2 buwang pananatili sa Pilipinas, ipinasya ni na Margaret at Alan na bumalik na sa England. Pinlano nilang dalhin ang 2 apo. Subalit ang naisama lamang nila ay ang panganay na si Jessica. Bit-bit ang abo ni Steven, sina Margaret, Alan at Jessica ay lumipad pauwi ng England. Gumawa ng paraan si Margaret upang makuha ang kanyang apo na si Joshua. Inutusan niya ang kanyang private investigator na pumunta sa isla ng Daram Samar upang alukin ang mga magulang ni Evelyn ng 200 pounds para ibigay si Joshua kay Margaret. Dahil sa kawalan ng pinansyal na kakayahan ng mga pamilya ni Evelyn, minabuti nilang ibigay ang bata sa lola nitong si Margaret. Sapagkat umaasa sila na dahil dito,
ay magkakaroon ng magandang kinabukasan ang mga bata. Samantala, sa panahong ito ay umiiwas at nagtatago na si Evelyn upang hindi siya matanong at maimbestigahan tungkol sa pagkakaaresto kay Arnold Adoray at sa kasamahan nito. Ang mga kamag-anak ni Evelyn ang naging susi ni Margaret upang tuluyang maresolba ang mga natitirang tanong sa kaso. Umamin at nagbigay ng kooperasyon si Robin Butas, ang brother-in-law ni Evelyn at asawa ng kanyang kapatid na si Gina. Inamin ni Robin na siya ang pangatlong tao na kasama nila Arnold Adoray nang pasukin ang business apartment nila Steven. Nang gabing iyon, si Evelyn, Arnold Adoray, Alexander Dagami at Robin Butas ay magkakasamang nag-drive papunta sa business apartment nila Steven at Mike. Umakyat ang tatlong lalaki upang isagawa ang krimen, habang naiwan naman sa sasakyan si Evelyn at nagsilbing lookout. Gamit ang susi na ibinigay ni Evelyn, nakapasok ang tatlo sa apartment. Si Arnold Adoray ang nagpaputok ng baril. Apat na beses niyang pinaputukan si Steven. Pinangakuan ni Evelyn ang tatlo na kapag namatay si Steven, ay mamanahin niya ang milyong-milyong pera nito at babahagian niya ang mga ito ng pera, kaya't nakumbinsi ang tatlo na planuhin at gawin ang pagpatay kay Steven. Noong February 2004, si Arnold Adoray at Alexander Dagami ay nahatulang guilty sa kasong murder at napatawan ng 30 taong pagkakabilanggo. Si Robin Butas ay naabswelto sa kaso dahil sa pagbibigay ng mahalagang impormasyon at pagiging star witness. Sa parehong buwan ng February 2004, si Evelyn ay naaresto at kinasuhan ng murder. Itinanggi ni Evelyn ang lahat ng akusasyon at sinabing nang gabi na maganap ang krimen, siya ay nasa bahay sa Pampanga kasama ang kanyang mga anak. Subalit ni isa ay walang tumestigo upang patotohanan ang kanyang statement. Ayon sa mga kapitbahay na nag-witness, nakita nilang umuwi si Evelyn ng madaling araw sa petsa ng krimen. 14 na testigo ang nagbigay ng testimonya na tuluyang nagdiin kay Evelyn sa kaso. Makalipas ang 20 taon mula sa pagkakapaslang kay Steven, nakamit nila Margaret ang hustisya. Noong November 25, 2004, ay nahatulan si Evelyn ng guilty sa kasong murder at pagkakabilanggo ng 40 taon.